Ang mining, hindi, kung ano yung kinuha mo sa ilalim, hindi mo na yan marerenew. No? Mapa-aggregate man ito o mapa-minerals. May panghigop ay kailangang bungkalin. Dr. Siringa, nandito po ngayon ang munisipyo ng mula po sa Pagbilao hanggang Makalelo. So ibibigay po namin yung floor, Dr. Siringan. Magandang umaga po sa lahat. Mga immediate na concerns kapag po may offshore mining, may panghigop na ilalagay sa seafloor, no, sa ilalim ng dagat, at yung mga sediment na nasa seafloor ay kailangang bungkalin. Bali, ito po ay parang merong umiikot na device, no? At para ma-loosen yung materials, at pagkatapos po noon ay hihigupin ang material pataas papunta sa barko. At doon sa barko ay ito ay kanilang isosort. Siguro po, isipin natin yung direct na impact. Ano daw po ba ang miminahin niya? Ang sabi lang po sa sulat ay seabed quarry. Application pa lang po. Dapat malinaw kung ano ang pakay ng application. Ano ang kukunin? Bubungkalin ang mga sediment na nasa ilalim ng dagat. No? At ang sediment na nasa ilalim ng dagat, meron din pong mga nakatira doon. May mga organisms na nakatira doon mismo sa surface, at meron ding organisms na naguhukay ng konti, mga ilang sentimetro mula sa sea surface ay doon sila nakatira. Ang unang tanong para sa EMB, yeah! No, na, at ang MGB, ano ang mga organismong naroroon? No? At para malaman natin, no, once na masagot ano yung organismo na nandoon, malalaman natin ano ba yung direct na kapakinabangan sa mga organisms na ito. Pangalawa, ano yung sa food chain ba? Ano yung kumakain sa kanila, na yung kumakain sa kanila ay kinakain naman ng mga isda na nahuhuli natin? No? And direct impact, kasi kapag kinalkal mo ang sediment, ay syempre maiistorbo sila. At yung mismong sediment, pwedeng tirahan nila, pwedeng nesting ground nila, no? Pwedeng doon yung itlugan nila. At may mga organismo tayo na mapili din sa mga uri ng lugar kung saan sila titira, kung saan sila lalaki, no, yung nursery valley, at kung saan sila mangingitlog, yung sa spawning. Okay? So, ang may direct impact siya, bale, doon sa organisms na nakatira doon. Nakaibabaw na impact doon ay yung fisheries mismo, na concern ng karamihan sa mga nakikinig ngayon. Ano ang epekto nito sa mga isda? Pangalawa, alam nyo na ba yung life cycle ng mga organismo doon? Alam nyo na ba kung gaano kasensitibo ang mga organismo? Yes! Mesophotic na coral reef na ecosystem. Ang alam natin, pag binanggit natin na coral reef, ito ay nasa mababaw na lugar lamang. Pero, meron siyang kamag-anak sa mas malalim na tubig na umaabot ng mahigit 150 meters, no? At ang tawag nga dito ay mesophotic na ecosystem. At sa pag-aaral na nagawa na namin sa mesophotic na coral reef ecosystem sa iba't ibang lugar sa Pilipinas, ay yung isda na nasa malalim ay pumupunta rin naman sa ibabaw. So may connection sa isda sa ilalim at isda sa ibabaw. So, ito ay
kung ito ay madaanan ng dredger, ay wala na yon, masisira na yon. Punta tayo sa indirect na impact, no? Ang indirect na impact, no, marami ito. Ang isabali ay kapag kinalkal natin ang sediment sa seafloor, magkakaroon ng resuspension ng material. Yung pino, ito ay muling maibabalik sa water column, no? At dito sa karagatan ng yung internal seas ng Pilipinas, ano, magkakadugtong yan, Sibuyan Sea, Tayabas, Verde Passage. Actually, medyo malakas ang agos ng tubig sa lugar na yan. Okay? Kaya ngayon, kung sa isang lugar ay may pagbubungkal ng seafloor at nare-resuspend yung fine material, malayo ang pwedeng marating. Ulitin ko, malayo ang pwedeng marating ng fine-grained material. Ang isa sa mga yung medyo maselan sa putik ay ang coral reef. At ang Verde Island Passage at ang ilang bahagi ng Tayabasan Bay ay nandun sa lugar na tinatawag natin na center of the center of biodiversity sa buong mundo. Yung shorefish, no, yung kung isda ang pag-uusapan ay base sa pag-aaral nila Kent Carpenter ay na-establish nila na ang lugar na ito ang center of the center of marine shorefish biodiversity. Okay? Well, kung ang kabuhayan natin ay nasa isda at ang isda ay dependent doon sa mga environment katulad ng coral reef. Pero yung coral reef ngayon ay madadaluyan, matatabunan ng fine-grained material. Abay, may epekto ito sa isda. Yung buong shallow na reef ecosystem, affected siya. Isa pa na indirect na impact ay yung stability ng shoreline mismo. Okay? Konektado ang ilalim ng dagat sa mababaw na bahagi ng dagat at sa mismong coastal environment. Tanggalin ko ito, itong part na to. Bawasan ko ito. Ano mangyayari dito sa part na to? Magiging unstable siya, di ba? At yung instability na na-introduce dito sa ilalim, ito ay aakyat, matra-transmit pataas hanggang doon sa beach kung saan nandun ang mga kabahayan. May kalaban tayo ngayon na yung pagtaas ng dagat, no? At ang pagtaas ng dagat ay nagiging sanhi ng pagkawala ng mga lupa sa dalampasigan. Yung nababawasan yung lupa, no, sa dalampasigan, maraming lugar ang may problema nito. Ipasok natin ngayon itong usapin natin ng offshore mining. Ito ngayon, ikaw nandito ka sa beach na ito, pwedeng in the end affected ka. Ito yung sa slope process mismo. Okay? Sa slope processes. May ikalawa na pwedeng mangyari, no? Yung pagpasok ng alon ay magbabago. Ang alon at a certain depth ay parang nadarama niya yung ilalim ng dagat. Okay? Baguhin mo ang hugis ng ilalim ng dagat. O kasi tinanggalan mo siya ng material eh. So mababago ang hugis ng dagat. Magbabago ngayon ang pagpasok ng alon. At sa mga lugar na medyo mababaw, kung ito ay papalalimin natin, yung lakas ng alon, no, hindi yun na dati pwedeng nababawasan dahil ito ay nag-i-interact sa seafloor. Pag pinalalim mo yung seafloor, mas makakapasok ngayon na hindi nababawasan ng energy ng alon. Ano ang consequence nito?
magiging mas effective, magiging mas efficient yung alon sa pagtanggal ng mga sediment doon sa shallow water. Babalik tayo doon sa pagkabawas ng lupain sa dalampasigan. Ang unang-unang tanong ko kanina ay ano ba yung ina-applyan nila na resource na kukunin? Ito ba ay, kung ito ay aggregate, na aggregate lang para lang sa sand and gravel, aba, ang dredging ay hindi murang activity. Ito ay, kung ito ay itra-transport pa sa malayo, no? Parang hindi ka panipaniwala. Sa lalim ng Tayabas Bay, malamang maraming putik. E paano yung sand and gravel kung maputik naman pala, no? O baka naman may konting buhangin, ano, pero marami ding putik. No? Parang hindi ka panipaniwala na ito ay plain lang na sand and gravel na extraction. Malamang ay merong interest sa ibang mineral, sa ibang resource. Kaya dapat maging malinaw yon. At sa nakita ko na pinakita ninyo na mapa ng ina-applyan for seabed na operations, ang lawak-lawak ng lugar. Okay. Ano ba yung kukunin? Marami sa Pilipinas, kasi we are well endowed with volcanoes. At ang mga bulkan ng Pilipinas, ito ay source ng isang mineral na ang tawag ay magnetite. Ang magnetite, ito rin yung tinatawag natin na black sand. No? Ang marami sa magnetite ay iron. Yung formula niya ay Fe2O3, no? At yung direct na pwede mong makuha ay iron. Pero, mga kapatid, hindi lang iron ang nandun. Kasi meron ding mga kamag-anak na minerals, itong si magnetite, na nandoon, na para bang nakapaloob doon sa magnetite. No? Magbibigay ako ng isang halimbawa. Ang isang halimbawa ay yung mineral na ang tawag ay ilmenite. 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 Ang formula nito is FeTiO3. Yung Ti e titanium. No? Pero ang presyo ng titanium ay malapit na sa presyo ng ginto. Pero alam nyo ka mga kapatid, ang isa sa mga sinisikap na makuha ngayon ng mga industrialized nations ay yung tinatawag natin na rare earth metals or rare earth elements. At andun yung salitang rare. Pag sinabi natin na rare, ano ang ibig sabihin? Ay hindi siya common. No? It is not common. We have analyzed more than 100 samples of magnetite sand from Zambales and from Cagayan. Diyan sa lugar po ninyo ay wala pa po kaming nagawang pag-aaral. So yung sinasabi ko na iron, alam namin yan, na-analyze namin yung sample. Yung titanium, alam namin yan. Lahat ng samples ng magnetite, meron yan, no? Yung isa na marami doon sa magnetite na naka-classify as rare earth element ay yung vanadium. Ang vanadium ay ginagamit sa paggawa ng yung chrome ba, yung makintab na surface ng mga bakal, no? At ito ay bahagi din ng inilalagay sa paggawa ng steel para matibay ang steel. At ang vanadium ay hindi ganoon kadami, part na nga siya ng rare earth element. Eh. Medyo mahal ito. Bukod doon, no, meron pa kaming ibang mga na detect na rare earth elements doon sa magnetite. Meron na
halos 50% ng samples na inanalyze namin ay merong platinum group na metals. At ang platinum group metals ay grupo ng mga napakamamahal na mga rare earth element. Kaya mga kapatid, mahalaga na dapat ay i-declare ano yung kukunin. Ako yung dapat na concern na pakinggan ng government agencies ay ano yung mawawala, gaano kalaki yung impact. Ay, ano? Yung helmet club uma nga. Eh, nang dumali kayo, kuwari ito sa umuha na. Wala. Ito, ano to? Cordero yung cordero ng Diyos. Pero, aba, iba o. Cordero nga ang tawag dyan. Pasag din. Putol, may nakahuli akong may labing isang ang tataba. Yung may para nakahuli ko sa batang 4. Inihahampas ko. Ito na, luto na. Na binibigay ko doon sa ibang... Pero ang gusto niyo yung mga sipit. Pero yung pinakapuit na pit niyan, alam ko na siya. Ay, ari sa Kuragi. Isa na sa Kuragi. Ano?